Ruby, how to set up and configuration. Ay, nakikita niyo naman. Ito, Siamese cable. Tapos ito yung mga dalawang klase ng CCTV. Meron tayong dome type. Oh my God! Wow! Na klase ng CCTV ito. For indoor use only. Tapos ito may bullet type. Ito yung itsura ng bullet type. Ginagamit sa mga hallway ito. And for outdoor, madalas ginagamit. Hi! Okay. Ayan, ganyan. May silang yun niya. Explain mo yung infrared niya. Ito infrared niya. Yan, yung ginagamit niya pag madilim. Liliwanag siya. Kasi gawa nga ng infrared. Ito naman yung isang yung parts ng kailangan nyo sa CCTV. Splitter cable connection. Ayan. Para kasi tatlo yung camera natin. Pwede rin apat ngayon para pag-isahin na lang yung supply niya. Ito kasi nanggaling sa adapter ng 12 volts. Ayan. Ito yung purpose niyan para pag-isahin na lang. Para hindi nakalat. Para ito yung brain ng CCTV. Ayan. Ito yung likod niya. Ito yung video input. Mga port niya. Ito yung, dito mo i-connect yung mga port nang galing sa CCTV. Like ganito. DVR. Ayan, DVR connection. Dito mo yung i-input yung nang galing sa camera. Tapos may HDMI tayo. Yung mga latest ngayon. Hindi katulad dati, for VGA lang. Ganito yung mga old model na kasi na DVR to. Kaya ginagamit nito yung VGA connection lang ito. VGA cord lang. Old model kasi ito na unit na klase. Tapos ito yung video in niya, video input. Kung may ano kayo dyan, audio, yung camera nyo, dito nyo i-input papunta sa output ng camera, ganun. And then yung USB port, input, dalawa sila, magkadikit na yun, magkasama na yan kahit magkabaliktad sila. Like ganito, mouse. Ito kasi yung ipakita, madam. Ito yung mouse, kailangan din to sa pag-install ng CCTV. Naka-ano kasi siya eh, USB port. USB port. Dito nyo isasaksak siya. Tapos yung kabila naman sa keyboard. Pwede rin magkabaliktad kasi same lang sila ng connection. Optional. Tapos ito naman para sa internet nyo, sa LAN port kung may wifi kayo. Tapos ito naman yung 12 volt para dun sa supply. Ayun lang. Okay. Ang name pala ng ang brand pala nito ay, ayan, nakikita niya naman, Hikvision. Okay, sige. Start na natin. Ito naman yung adapter niya na para dun sa DVR. Ayan. 12 volts. Pasok na natin. Tapos, kailangan niyo pala ng AVR. Yan ito, yung mostly ginagamit sa computer to. AVR. Ayan. Siyempre, kailangan nyo yan. Tapos, isaksak nyo sa input ng supply. Input ng DVR para magka-supply siya ng 12 volts. Ayan. Tapos, yung sunod natin yung mouse. Mouse na naka-USB type. Ayan. Kahit magkabaliktan silang dalawa, walang problema yan. Pwede dito, pwede rin dito. Kahit anong gumagana. Pares naman gumagana yan eh. Yung isa kasi para sa keyboard. Tapos ito naman yung VGA. Para sa monitor to. Madalas nyo makikita to sa mga computer. Ayan. Para magkaroon ng display yung monitor nyo. Ayan. Okay, ilagay na natin. Tapos may lock siya. Ayan. Para hindi siya nahuhugot. Diba? Para ma-fix siya. Alam mo naman, pag may mga bata pinaglalaroan, madalas nahuhugot. Ito yung purpose nyo, may lock siya. Ayan, ilock na natin, madam. Pag mga ganito, makakabisado mo talaga. Oo, inisa-isa kasi. Tapos ito naman yung unahin natin yung tawag nito, bullet type na camera. Ayan, meron siyang para sa video and para dun sa supply niya na 12 volts. Ito yung para sa video. Ito meron siyang video input para dun sa camera. Gumamit tayo ng cord.
Di ba, madam? Siamese cord. Siamese cord. Ilagay na natin ito dito. Okay, oh, ito yan, may lock yan. I-twist nyo pa kanan. Ayan, nakikita naman. I-twist nyo pa kanan. Ayan, may nagla-lock siya. Tinama pag hinila, hindi basta-basta nahihila. Yan yung lock niya. Okay. Tapos, ito yung para sa supply niya. Para magkaroon siya ng supply na 12 volts. Oh, sa bullet type. Oh, nilagayin na natin. Tapos, itong dulo niya. So, nakakonnect na natin itong dalawang to. Ipakita, madam. Nakakonnect na siya. Yung may, meron na tayong supply na 12 volts para dun sa CCTV, para dun sa video. Tapos ito, i-connect natin dito sa speaker natin. Mamaya natin ito i-connect sa AVR. Dito muna tayo. Ayan, hindi na kayo malilito dyan kahit saan dyan, kasi same lang naman sila ng, ng output ng laki. Ito yung para sa, yung pula na to, para sa supply ng 12 volts. Ito, i-connect na natin. Hindi kayo makamali kasi pare-pare magkaiba sila ng port. Hindi magkabalik na dyan, okay lang. Hindi, I mean dito pa. Okay. Para sa video. Tapos, ito namang dulo na to, ito yung camera na dome type. Ito yun, madam. Ito yung dome type para sa indoor natin. Sana all. Ipakita, madam. Itong nakakonek ito sa dulo na to, yan. Yan yung camera na yun. Ipakita, madam. Yan. Yan yung camera na yan. Ito na yung dulo niya. Ito yung kukonek natin dito sa DVR. Unahin natin tong sa video niya. Video in. Okay. So, meron na siya. Meron na siya, di ba? Ipukunik naman natin sa kabila, sa splitter natin, pangalawang splitter. Para sa supply. Para sa supply. Tapos yung kabila nga pala. Pangalawang camera. Ito yung kanina, yung sa bullet type, hindi pa natin kasi na-connect yung sa video niya eh. Dito natin ilalagay. Dito na lang sa video in ng pang 2 channel. Ayan, may nakalagay naman eh. 1 channel, 2, 3, 4. O, ilagay natin sa pangalawa. Tapos, may lock din yan. I-twist nyo pa kanan. Yan o. Mag-click naman yan eh. Para hindi siya nahihila. Yan yung purpose yan, ano? Nihila ko din ang mantigas. Kapit na kapit, o, diba? So, meron na tayong, ano, camera. O, dalawa na. Camera 1, ito, camera 2. So, ang camera natin, tatlo. Tatlo yung pandemo natin. Ang isa naman, ito, pakita mo daw. Yan, ito yung dulo ng camera 3. Yan. Ito na yung cord niya. Ipakita mo daw. Dandan lang. Yan. Ito yung camera 3. Oh, sa kabila, ayun. Yan, yung kita ng camera nito. Yan. Yan yung camera 3. Yan yung camera 3. Ito yung dulo ng camera 3 natin. Yung katutol kanina, in-explain ko. Unahin natin muna yung video port ng camera. Ito. I-connect natin sa video 3, yung pangatlo. Para alam nyo kung saan siya nakasaksak. Mas maganda din alam nyo kung saan nyo sinasaksak eh. Kung pang ilang camera. Para alam nyo na sa monitor kung nasaan yung camera na yun. Tapos lalagyan nyo na lang ng pangalan. Ayan. Meron na siyang connection sa camera. So, tapos yung dulo naman itong ano, para sa supply, i-connect nyo dito sa speaker, pangatlo. Ayan, so meron na kayong source para sa DC. Ayan, 12 volts yan. Tapos ang sunod, ito naman yung papunta sa adapter. Ito yung adapter natin. Ayan. Oh, yung supply ng camera. Ito yung adapter niya. Isasaksak muna natin sa DVR. Ayan. Dito natin sa pangatlo isasaksak. Ayan. Madam, higit na lang, madam. Ay, sorry. Tapos itong ano na to, input na to, pupunta dito. Speaker. Speaker yan.
Yan, meron kasi niyang male and female eh. Pala yung female adapter splitter, female yan. Ito naman yung tinatawag na male adapter. Yan, male to. Kaya pag pinagsama, ayan, juntis. Sana all. Di ba, madam? Ayan, so mayroon na tayo. Kompleto na yung circuit natin. Pagpunta sa AVR, yung connection. And then yung... Ito naman para sa monitor natin sa TV. AC cord to ah. Ayan, AC cord. Alam nyo naman yung AC cord. Nasa 230 yan to 250 volt. Sak natin sa AVR. Ayan, check ka, madam. I-focus mo na. Na-connect na. Make sure na talagang kapit, masikip yung pagkakasaksak mo para hindi siya nag-loos. And then yung source naman, ito. Ito yung source natin ng sa AVR, yan. Yung plug na yan. Papunta naman sa outlet para meron tayong supply. Okay, sasaksak ko na. Yung sa likod, pakita mo sa ayan, so, pumunta sa outlet, isasaksak natin para meron tayong supply. Ayan, double check natin. Ayan, okay na yung connection natin. Ito yung ating CCTV. Ngayon yung una natin. Ayan, may display. Kita niyo naman. Ayan, antayin nyo lang, naglo-loading pa kasi. Para sa configuration. Kasi ito naman yung tinatawag na configuration kung paano mag-set up ng CCTV sa monitor. Ayan, nakikita nyo, lumabas na yung unang-una English. So, syempre English naman talaga yung madalas gamitin. I-exit lang natin yan. I-click. Click mo to. Ito, yung mouse, i-click nyo lang. Para ma-okay. Tapos, no. And then, lalabas yung password ng yung ginamit nila. Ay, nakalagay admin pangalan. Hindi na namin papakita yung password. Kasi mamaya, matrace nyo eh. Ayan, lumabas yung date and time setup. Ayan, date and time. Time zone, date format, system date, system time. Ayan. Eh, ito, naka-setup na to eh. So, tama na yung ano niya, date and time niya eh. Kaya, ang gagawin natin, i-exit na lang. Ayan, nakikita nyo. Ayan, napapansin nyo, di ba? Dalawa lang yung gumagana dyan na camera. Di ba? I-check nyo yung dito. DB port. Ayan. DVR port. I-check nyo dito kasi malamang may nag-loose lang yan. May lumuwag. Kaya walang video yung ito. Yung, oh, yung room 1 ayan. Halimbawa room 1, room 2, room 3 ganyan. Ito walang display ito. Ito normal talaga na walang display yan kasi tatlong camera lang ginamit namin. Tatlong camera. Ito hanapin natin kung bakit walang display. So, suspect ko dito, itong DVR port na to, may nag-loose lang dyan, kaya i-check nyo. Ito yung number 1, di ba? So, dito tayo mag-check. Nakikita nyo ba? Ipakita mo yung monitor. Ayan. Okay na siya. So, lumuwag lang talaga dito sa DVR port niya. Lumuwag lang siya. Sana all. So mas maganda palitan nyo na lang to kung may pambili kayo. Ayan, maluwag na siya. Konting galaw lang, nawawala yung display. Mas maganda kung may budget kayo, palitan nyo na lang. Ayan. Ilalabas nyo na lang. Ayan, may mga video dyan. So ang gagawin natin, yung name na ganyan, nakita nyo dyan. Ilapit mo ma'am.
Mayroon, ito yung mga pangalan niya. Pwede nyo palitan to ng lobby, tapos ito papuntang garage, tapos papuntang ano, swimming pool. Yung mga pangalan dito, pwede nyo palitan para mabilis yung malaman. Ito ang location, diba? Ngayon, papalitan natin itong room 201. Yan. Para malaman nyo kung paano magpalit ng name. Change name, okay? Dito, punta kayo dito. Nakikita nyo yung camera. Yan, nakikita nyo, mababasa nyo naman. Camera sign. I-click nyo lang yan. Tapos, i-click nyo itong camera. Ayan. Tapos, itong display. Ayan. I-click nyo rin yan. Tapos, ito yung lalabas. Ayan. Nakikita nyo yung itong camera na room 201. I-click nyo ito kung gusto nyong baguhin yung camera 3. Ayan, makikita nyo naman. Ayan. Nakikita nyo yan. Ito, wala talaga ito. Ayan. Hindi mga technician na mabago. Oo. Okay, ito yung babaguhin natin, yung room 01. I-click na nyo lang yan. I-click nyo lang. Tapos, nababasa nyo naman, camera name. I-click nyo yan. Tapos, X. Halimbawa, palitan natin ng lobby. For example, yan, lobby. Yung name niya para makita nyo na napalitan talaga. Ayan. So, wala kaming keyboard. Ayan. Kita nyo naman, wala kaming keyboard. Tsaka dito, wala na akong na keyboard. Ayan, walang keyboard. USB type din yan. So, sa mouse na lang natin gagamitin mano-mano. Ayan, lobby, tatype natin. Lobby, ayan. Tapos, pinutin nyo itong sa baba para mawala. And then, i-click nyo itong apply. Ayan, nakita nyo, yung may red na yan, ilapit mo nga. Ayan, napalitan na siya, lobby. So, ang gagawin nyo, para malaman nyo kung napalitan talaga, ma-confirm nyo, punta kayo dito sa live view. Ayan, i-click ko yan. Tapos, hanapin nyo dyan yung may lobby. Ayan, nakita nyo yan, napalitan na siya, lobby. Ganun lang. Pag nagpalit ulit kayo sa second camera, ito, kapalitan natin to. I-click nyo ulit to. And then, camera, tapos display. Tapos, i-click nyo itong may lobby. Tapos, itong boy na to papalitan natin. I-click nyo yan. And then, i-click nyo to. X. Palit-palit natin girl kasi na boy siya eh. For example lang to ah. Yan. And then, click nyo to para mawala. And then, apply. Ayan, napalitan na siya oh. Napalitan na siya. Paano naman lilitin? Kasi ito na yung mostly ano eh. Malaki na name eh. Nakikita nyo itong OSD font na yan. I-click nyo lang yan. And then may tatlong, may adjustment kayong gagawin dyan. Tatlo lang yung choices nyo dyan. So ito yung 64x64. Malaki na yan eh. So, itatry natin paliliitin. Pang demo lang naman to. 16x16 yung gagawin nyo dyan. Tapos apply. Ayun, nakita nyo lumiit. Lumiit dyan. O, diba? For example lang yan, ma'am. Hindi, ibabalik natin sa dati para makita nila. OSD font ulit. Click nyo and then 64x64. Tapos apply. Click mo, ayan yung apply. Ayan, i-click nyo yung apply na yan. Tapos, ayan, lumaki na yan. Nakita nyo na, lumaki na. Para malaman nyo kung lumaki, check natin ulit dito sa may camera. Ayan yung girl, nakita nyo yan. Ayan, lumaki na siya. Ganun lang. Hindi, labas na tayo dyan. Ito naman ituturo ko sa inyo kung paano mag-play. Kasi hindi pa naka-play yan eh, naka-record. Ayan, nire-record natin. Pindutin mo itong start recording. Ayan, halimbawa ito. Pag-click ko nyan, may lalabas ng icon na yun, kulay orange ba yan. Ayan, nakita nyo. Para hindi mo malalaman kung nag-record na yung CCTV nyo. Ayan. Tapos, ganun din, pinutin mo itong stop recording para hindi na siya mag-record, ganun daw. Naka-record na siya, so dito niya panonorin yung playback, instant playback, kaya nakita niya yung bilog na yan. I-click niyo lang yan. Ayan. Ganyan niyo makikita yung nirecord niyo kanina. Ayan, ganyan lang, nag-play na siya. At tumatakbo siya, pwede niya ibalik, pinutin niyo na lang ganyan. Ayan, nag-playback. Nag-record na siya kanina. Wait lang. Tapos exit nyo dyan.
Okay, double click ko para ma-full screen siya. Ayan, yan yung full screen. Ganun lang. Tapos exit nyo na. Ayan, kitang-kita ni camera ko, di ba? Ito, camera 2. Di ba? Ganun lang guys, mag-setup ng video. Di ba, simple lang?